For today's recipe, cookies and cream cheesecake. For the ingredients, tara, gawin na natin. Bale, ito yung ating gagamitin na cookies. So, hiwalay lang naman natin yung cream filling dun sa cookies natin mismo. Bale, madali lang naman gawin yon. Kuha ka lang ng knife, tapos hatiin mo sa gitna. Then, yung cream filling, isi-set aside lang natin. And then, yung cookies, ilalagay natin dun sa crusher. Bale, ang ginamit ko sa akin is yung aming blender. Pag wala naman, okay lang. Ilagay mo lang siya sa isang plastic bag, tapos pukpukin mo lang. Ganun naman ako nung una. Pero, since meron naman, mas mabilis, gumamit ako ng blender. So, ito na yung mga cookies na gagamitin. Isasalang lang natin sa blender. Mga 10 seconds, okay na siya. Ready na kaagad. Ayan. Okay. So, mas fine kasi yung ano niya, yung crush niya kapag blender yung ginamit. And then, sa isang separate yung molder mo, ito, igigrease lang natin siya with oil. Ginagawa ko to para yung lining o yung ating baking paper, dumikit siya dun sa ating molder. Pero kung ayaw niya naman gumamit ng baking paper, okay lang din naman. Pero ako kasi, para mas mabilis lang siya matanggal, kapag na-freeze na natin yung cake natin, mas mabilis natin siya matatanggal. Tsaka mas malinis kasi tingnan yung gilid ng ating cake. Ayan. There you go. Ito na siya. Mabilis lang, di ba? And then, on a separate bowl, yung ating crush cookies, kukombine lang natin with the, yan. Yan. Ito naman yung ating butter. Melted butter. Tapos, kukombine lang natin siya. Ito yung tsura nung nahalo ko pa yung ating crush. Tapos, nagtagtag pala ako ng crush grahams. Kasi parang sa akin, magkakaroon ng, masyado kasing matamis yung nakuha kong cookie. So, para lang may ibang flavor, naglagay ako ng grahams. Pero kung hindi nyo naman bet, okay lang din naman. So, pwede kayong gumamit ng cookies lang talaga. So, ako, nag-add lang ako ng grahams. Option lang. Option nyo naman yun. So, pag okay na siya, ilalagay natin siya sa molder. Ayan. Tapos, ipipress-press nyo lang siya para ito yung magiging base ng ating cake. There you go. Ayan na siya. Tapos, ipipress lang natin. Ididistribute natin evenly sa ating molder. And then, ayan, press, para siya yung magiging base ng cake. Ayan, madali lang naman itong gawin. Mas maganda kasi kung talagang pressed siya, kasi para hindi siya magbibitak-bitak kapag gawa na natin yung cake. Ayan. Tapos, i-freeze lang natin for about 4 hours or 1 hour kung available na. Combine lang natin yung gelatin with water. Tapos, let it bloom. Habang binubloom natin yung gelatin natin, sa isang separate bowl, lagay lang natin yung ating cream cheese. Ayan. Medyo nahirapan ako dito kasi dapat pala room temperature siya. Eh, hindi ko siya nailabas agad from fridge. Kaya, nagkaroon ako ng hard time ng very, very light lang naman para kasi kailangan natin siyang parang madurog talaga para hindi siya magbuo-buo pag nilagay na natin yung iba nating ingredients. So, ayan, halu-haluin nyo lang. Medyo matigas to kasi nga hindi ko siya nailabas from fridge. Then, lagyan lang natin ng powdered sugar. So, gumamit ako ng half cup ng powdered sugar. Pero, kung gusto nyo po medyo mataas yung sweet tooth nyo, pwede naman. And then, this one is lemon juice. Tapos, halu-haluin lang natin hanggang sa maging firm or smooth yung ating cream cheese. And then, heavy cream or whipping cream. Ayan. And then, yung naalala nyo yung cream ng ating cookies. Then, halu-haluin lang natin. Kung medyo meron siyang buo-buo, okay lang yan kasi isasalang pa naman natin siya. So, mawawala pa yan. Ayan. So, sa medium heat, paikot lang natin or stir lang natin
huwag natin ipapabubble kasi masisira yung consistency ng milk. Kaya very low lang or medium heat lang siya. And then, ito yung ating nag-bloom na gelatin. Nilagyan ko lang ng konting milk para mas mabilis siyang ma-dilute dun sa ating sa ating mixture. Ayan. Tapos, halu-haluin lang natin hanggang sa maluto yung ating mixture. Afterwards, pwede na natin siyang ilipat sa ating molder. Ayan. So, make sure na ma-scrape natin lahat ng cream cheese para walang sayang. And then, may natira akong yung 2 packs ng cookies na crunch ko siya. Ayan. Parang magiging topping siya sa ating cream cheese. Cream cheese cheesecake. Ayan, cheesecake natin. Tapos, ilulubog-lubog nyo lang para pag kinain natin yung ating cheesecake, ayan, umiiyak na yung aking anak. Family duties. Ano pala, don't forget to hit like and subscribe kay Mami Lara kung para matuto kayo ng iba pang recipe. And then, pag ready na, ipasok lang natin sa fridge for 4 hours or 24 hours. So, ito na yung ating cake. O, diba? Mas mabilis natin ma-remove from our molder. Then, remove lang natin yung ating baking paper na nilagay. O, diba, mas smooth kasi siya kapag nilagyan natin siya ng baking paper at mas mabilis siyang matanggal sa molder. And then, of course, magdagdag tayo ng crushed cookies on top ng ating cake. Ayan, mas marami, mas masarap. Depende naman sa inyo kung ano yung bet nyo design ng ating cake. Pero, since meron akong toddler na, mas gusto niya na mas marami yung cookies sa ating cake. Ayan. So, there you go. Ayan ang ating cookies and cream cheesecake. Diba? Easy lang. Kaya sa mga mommy out there, gawin nyo na rin tong very easy nating cheesecake. At for sure, ang mga kiddos at ang ating family, masasayahan at masasarapan ang ating dessert. Affordable na, masarap na, at madaling pang gawin. Ayan. So, ang dami talaga nitong cookies na aking ginawa para yung toppings natin. Lasang-lasa natin yung cookies sa ating cheesecake. Maraming flavors ng cheesecake na pwede nyo rin pagpilian. And nakagawa na rin tayo ng mango cheesecake. At kung gusto nyo yun makita na sa aking playlist lang po yan, pwede nyo pong tingnan at panoorin. So, ready na ang ating cream cheese, cookies and cream cheesecake. Sana nag-enjoy po kayo at huwag kakalimutan mag-hit ng like and subscribe kay Mami Lara. Till next time, bye!